Pasigueño, magandang araw. Mahigit 10 barangay na ang napuntahan ng Rise Against Hunger at ng opisina ni Konsehal Acordi Raymundo para sa kanilang mobile kitchen. At ngayon ay nandito tayo sa may harapan ng Ilugin Elementary School sa barangay Pinagbuhatan upang mamahagi muli ng pagkain para sa 500 benepisyaryo. Itong programang ito ay sa pagtutulungan ng opisina nga ni Councilor Cory, ng Local Council of Women, ng Rise Against Hunger Philippines, at ng Tenet Health. Tulad ng aking binanggit, ito ay mahigit 10 barangay na kanilang napuntahan. At gayong linggong ito ay magiging huling linggo para mamahagi sila ng pagkain sa mga benepisyaryo at muling magbubukas sa pagdating ng 2023 sa Enero. Ulitin natin, ito yung huling linggo at magbabalik sila sa January 2023. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes nila isinasagawa itong mobile kitchen. At para makakuha pa tayo ng ilang impormasyon, atin munang kapanayamin si Lenny Rose Renton, ang Partnership and Community Engagement Lead ng Rise Against Hunger Philippines. At magandang umaga po. Magandang umaga din sa inyo. Okay, so ito, since day one po kasi this year, medyo nakasama tayo dito. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin. Yes. This is the last week for 2022. For 2022, right. Uh-oh. Ano po yung aasahan in 2023? For 2023, meron pa din namang tatlong araw na pupunta ang Kain Tayo Mobile Kitchen. So, sa January, kung di ako nakakamali, January 4, 6th and January 9th. At do you have any message po para sa inyo? Nakasama kayo ng Rise Against Hunger sa inyong advocacy? Message kanino? Yung mga nakasama niyo pong organization? Siyempre, ang partner ng Rise Against Hunger Philippines sa Pasig ay ang Local Council of Women in partnership din with the local government unit of Pasig City. So we are very fortunate to collaborate with these organizations kasi very nag-i-initiate sila, very active sila doon sa yung sa partnership. So sila yung nagkakandak ng mga groundwork, nag-identify ng mga communities na pupuntahan, and then nagpe-prepare ng venue. So yun, masaya kami with the partnership, kaya nga palagi kami bumabalik-balik sa Pasig to serve those mga communities na facing food insecurity. Message lang po sa mga Pasigueño, malamang may mga nag-aantay din sa pagbabalik ninyo. Yes, message namin siguro ay maging ano tayo, sana ano natin yung pagiging healthy, and at sana magkaroon pa kami ng marami pang mga support din para makapag-serve pa kami doon sa ibang mga taga-Pasig, sa mga ibang Pasigueño na hindi pa namin napupuntahan. So, yun, Merry Christmas sa lahat. Merry Christmas. Thank you so much. Okay. At ating nakapanayamang Partnership and Community Engagement Lead ng Rise Against Hunger Philippines na si Lenny Rose Renton. Maliban pa sa mga binanggit niya na kasama nila dito, nandito rin ang samahan ng mga kababaihan ng Willyrae at ang Citizen Integrated Alliance Organization na tumutulong sa pamamahagi. Maliban sa pagkain na inihahandog, meron din silang iba't ibang mga freebies na natatanggap. Inuna, ang mga senior citizen sa pila, sinunod ang mga buntis at ang mga PWD. Nasa mahigit 500 ang makakatanggap ng pagkain. May mga dala sila ng mga lalagyan para maayos na maisasalin yung mga pagkain para sa kanila. Atin muna nga subukang makausap ang ilan sa mga nandito. Tay, magandang araw, Tay. Kasama niyo po siya? Opo. Opo. Ano po masasabi ninyo at kayo ay merong libreng Masaya. Masaya. Mm. Kausapin ko lang anak niyo po ba? Mm. Anong pangalan mo? Baby Jane po. Anong masasabi mo meron kang libreng food ngayon makakakain na mas marami? Masaya po. Masaya. Gusto mo mag-thank you? Opo. Sige. Thank you. Okay po. Sige po. Salamat. At ayan po ang ilan sa mga makakatanggap ng libreng pagkain mula nga dito sa programa ng opisina ni Councilor Cory Raymundo at ng Rise Against Hunger Philippines ng Tenet Health, ang Local Council of Women. 500 beneficiaries para sa huling linggo ng pag-ariba ng mobile kitchen dito sa
harapan ng Ilugin Elementary School. Magiging patuloy ang layon ng samahan na ito para sa mga Pasigenyo maliban sa libreng pagkain ay upang malinawagan ang mga Pasigenyo na kailangan ingatan ang kalusugan. Mula dito sa Barangay Pinagbuhatan, ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.